Nagulat na lang po kami. Biglang may bula sa ano ni Paprika. Manganganak na siya. Pinasok namin siya sa cage. Kasi baka manganak na siya. Napaaga ata. Hindi ko alam gagawin ko. Ninenervous ako. Si Cinnamon, binabantayan niya si Paprika. Baka alam niya siya yung tatay ng mga anak. Ayan, nag-label si Paprika. Ayaw kasi ni Paprika pumasok dun sa box na ginawa namin. Hindi siya komportable. Yan, oh. Oh, gagalit ka. Lalapit si Pickles. Ginaguard ni ano, ni Cinnamon yung ano, ayan o. Oh. Ginaguard ni Cinnamon si Paprika. Nagle-labor na siya. Ayan, nahihirapan si Paprika. A few minutes later. Ang lamay lumabas na. Oh my God, ngayon lang ako lakaw dito. Mga katropa, may lumabas ng isa. Ayan, nililik na ni Paprika. Nililik na niya yung baby. Tinitignan po nila si Paprika. Ayan. Tinitignan ni Pochi, ni Ginger. Ang mga tiyuhin at yahin. Ayan na o. Oh. Nakikiusi. Normal po talaga nakakainin ng nanay yung inunan kasi para kumuha ulit ng energy yung mama cat. Kaya kinakain ni Paprika. Nagsuot ako ng gloves para matulong ako si Paprika sa paglabas sa baby niya pag nahirapan siya. Mga katropa, medyo nahirapan si Paprika na tanggalin yung pusod or putulin. Kasi first time niya eh, hindi ko rin naman alam yung gagawin. Ayoko namang gupitin. Based dun sa friend ko na talagang batikan na sila sa mga cats nila ng mga nanganak, talagang kusa lang tatanggalin ng nanay yon. Sila na bahala magputol. Buti na lang mga katropa, nandito ako sa bahay. Paalis pa lang papuntang work nung nagle-labor si Paprika kasi may nakita na akong parang dugo na namuo. Parang kanina pa siyang madaling araw nagle-labor eh. Paprika, mayroon pa yan sa tiyan mo. Labas mo pa ha. Good girl. Very good, baby. Very good. Hinahanap niya yung dede mo, Paprika, mami. Tinakpan ko muna ng towel nila. Towel yan ng mga kids. Yan muna ginamit ko pang takip. Kasi baka hindi makapag-focus si Paprika eh. Hindi niya pa kasi nalalabas yung ibang baby. Tapos nakabantay pa si na Farsley, nakikiusi. Ito si Basil, nakabantay siya. Baka mamaya si Basil pala yung tatay, no? Nailabas na ni Paprika yung isang anak, yung isang baby. Tinanggal ko yung litter kasi baka madala niya yung baby sa litter sand. Nilagyan ko muna ng karton. Yung isa iyak ng iyak. Yung isa tulog. Yan, antayin lang natin matapos ni Paprika yung labor niya. A few moments later. May tatlo na pong lumabas na baby. Nakahiga si Paprika, parang napagod. Naghahanap yung mga baby ng dede. Sana makadede na sila. Hindi pa rin ni Paprika matanggal yung puso. Hindi niya pa rin, ayan, yung ibang inuna nandyan pa. Ayun na, dede na yung iba. Many minutes later. Kinailangan kong galawin kasi nagbuhol-buhol na yung puso tapos yung sa inunan. Ayan, baka kasi masakal, natatakot ako dahil nga nagbuhol-buhol na sila, nagpaikot-ikot tapos hindi pa rin natatanggal ni Paprika yung puso. Hindi pa niya napuputol. Binigyan ko ng pagkain si Paprika kasi hindi niya kinakain yung mga inunan ng baby niya eh. Ayun, gutom siya oh. Buti kumain. Kawawa naman. Yan, tumahimik na mga baby. Naubos ni Paprika yung food niya. Siyempre, mayroong pet supplements yan. May moringa, may calcium vitamin. Halos naubos niya. Napagod si Paprika. Pickles. Si Pochi. Si Pepper. Mga stress. Hindi sila mga nagsipagkain. Na-stress sila sa ingay ng mga baby kanina. A few inches later. Natuyo na yung mga baby, mga katropa. Kamukha ni Cinnamon yung isa. Nakakatuwa yun, no? Kamukha ni Cinnamon. Meron kaming box dito. Ililipat namin sila sa box. Para tagong-tago. Tapos nilagyan namin ng sapin. Mga katropa, ako na po ang pumutol ng pusod ng mga babies kasi hindi maputol ni Paprika and lumipas na rin yung maraming minuto. Kaya nag-help na ako kay Paprika para putulin. Papakita ko po sa next vlog ko kung paano ko pinutol yung pusod nila dahil hindi naman po basta-basta ang pagputol. Dahil maaari pong ma-infection ang pusod ng babies kapag po may mali sa pagputol. Second baby, nakamukha ni Cinnamon.
Aala, pattern din to ni Cinnamon ha. Apat po ang lahat ng naging baby ni Cinnamon, tsaka ni Paprika, and tatlo po sa kanila, kamukha talaga ni Cinnamon, pati yung pattern. Ang cute. Doon namin nilagay si Paprika, tsaka babies niya kasama nung kahon. Ayun, nagpapadede siya. Mas komportable na sila ngayon kasi nakatago, tsaka medyo mainit dyan para nasa warm place sila. Hindi rin sila ginugulo nila Farshly. Mababait din sina Farshly kasi hindi nila ginugulo yung mga babies. Ayun, ang cute! Ang bait ni Paprika, nagpapadede. Hindi rin galit si Paprika pag hahawakan. Tignan nyo. Paprika! Paprika! Hindi siya ano, mainit ulo. Nagsisipaan na. Nagsisipaan ang bait ni Paprika. Ayun yung gray oh. May color gray. Malakas yung gray. Ayan, ang mga babies niya, mga pattern. Ang gaganda. Grabe. Nakauwi lang namin galing wedding coverage. Iniwan namin ang mag-iina dito. Ayun, okay naman sila. Tsaka masasabi kong ulirang ina talaga si Paprika kasi hindi niya iniiwan yung mga anak niya. Paprika! Kanina lalabas sana si Paprika pero narinig niyang umiyak yung baby niya kaya bumalik ulit sa loob. Ayan yung mga pattern. Apat po yung baby ni Paprika. May mga kamukha ni Cinnamon tapos merong isa kamukha ni Paprika. Wala, ang cute! Paprika, mami! Ayan, lumabas si Paprika. Pag narinig niyang umiyak yung baby niya, papasok uli. Nilagyan namin ng ilaw kasi para mainit yung loob. Paprika! Paprika! Ayan, balik na naman siya. Ayan, natutulog na sila. Nilagyan namin ang ilaw para warm. Nakasaksak yan sa battery pack. Ayan. Nakabantay si Paprika. Napakabait. Ayan, nandyan sila lahat. Nakatutok sa ilaw. Dyan sila pumwesto. Siguro kasi dyan sila nakakaramdam ng ano, init. The next morning. Good morning! Good morning, Mami! Ayan, nagpapadede si Paprika. Umagang-umaga, napakabait ni Paprika. Palagi siya nagpapadede. Sana po nag-enjoy po kayo sa mga babies ni Paprika tsaka ni Cinnamon at nakyutan din kayo. First time ko po talaga na makakita na nanganak na pusa. Talagang as in first time ko po talaga. Kaya sa umpisa hindi ko talaga alam yung gagawin ko eh. Pero thanks God at na-survive naman ni Paprika. Hindi rin siya nahirapan. Pati ko hindi rin nahirapan. And abangan nyo po sa next vlog ko kasi ako po mismo yung pumutol ng puso ng mga babies ni Paprika tsaka ni Cinnamon. Biglaan po ang lahat ng pangyayari. Biglaan po yung pagbubuntis ni Paprika, biglaan din po yung pag-anak niya na hindi ko po talaga alam, hindi namin in-expect na ngayong araw po talaga siya manganganak. Kaya yung buti na lang talaga na hindi pa ako nakakaalis papuntang trabaho, kaya emergency absent ako kasi para matutukan ko si Paprika kasi hindi natin alam eh, baka mamaya kung ano mangyari dun sa baby, muntik niya pang madala sa litter sand, hindi ko lang na-capture kaya nagawa kong tanggalin yung litter sand. Buti na lang talaga nandito ako nung time na nanganak siya. Accurate naman yung sinabi ni Doc kasi ang sabi ni Doc nung nagpa-ultrasound kami kay Paprika, 4 to 5 babies. Ayun, buti na lang at 4 babies lang
talaga yung nilabas ni Paprika kasi mahihirapan talaga ako mag-uwi dahil meron akong 8 cats plus 4 kaya meron akong 12 cats na iuuwi sa Pilipinas. Ang dami na. February 2023 po yan kaya malapit na po. At sa mga taga Kuwait po na uuwi by January and February, baka naman po mabuksan ninyo ang inyong puso para sa mga 4 babies ko na maging travel buddy nila dahil hindi po pwede na lahat po yan ay sabay-sabay kong iuuwi at under my name. Kaya po mangangailangan po talaga ako ng travel buddy na pwede pong makasabay ng babies ko sa flight. Kaya sana po sa mga taga Kuwait po dyan, message nyo po ako kung willing po kayo na isabay yung mga babies ko, yung ibang babies ko para po makauwi po sila ng Pilipinas January to February po sana 2023. Willing po ako magbayad dun po sa mga mag-help po sa amin para maisabay yung babies ko. Maraming pong salamat. Ngayon po, confirm na talaga na ang tatay ay si Cinnamon at hindi si Basil kasi kitang-kita naman sa itsura ng mga babies, di ba? Thank you for watching mga katropa. Ingat po kayo lagi. Always remember mga katropa, think positive and be positive. Bye! Like and share my video. Thank you!